Praise the Lord po sa inyong lahat. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at dubling pagalang po sa pinapaabot ko sa ating minamahal at ginagalang na beloved assistant pastor, sa mga beloved children, sa inyo po lahat, baguhan at datihan. Hallelujah. Para po sa mga baguhan na di pa nakarinig sa aking patutuo, nakilala ko po ang mahal na Panginoon year 1985 po sa dako ng Central Park. Nung time na yon, talagang natural po, minsan talagang maraming problema. Pero nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon, doon po nag-umpisa ang kalutasan ng aking mga problema. Dati-rati meron po akong acute bronchitis, meron akong sakit sa puso. At saka yung nagpahirap po sa akin, yung insomnia na hindi po ako makatulog. Talagang napakahirap po magkaroon ng insomnia. Alam niyo po, mula nung naglingkod ako sa mahal na Panginoon at tinanggap ko po ang bautismo sa pamamagitan ng gawaing ito, sa panalangin ng ating mahal na Pastor, doon ko po natanggap ang kumpletong kagalingan. At hindi yes, lang po yan, dito rin po ako binago, mahal na Panginoon. Dati yung mga gawaing kong makasinlubutuan, mahilig ako sa mga disco-disco, lahat ng ginagawa ng pwedeng gawin ng sanidad. Pero napakabait po talagang mahal na Panginoon, talagang nagbabago ng buhay. Hallelujah. At hindi lang po yun. Dito po sa gawain ito, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Kasama po ang aking beloved husband. Pinagkalooban kami ng mahal na Panginoon ng limang anak. Ang limang anak ko na yan, ang lahat na yan, ay ang apat ay nakatapos na po sa pag-aaral. At yung bunso ko po ay third year high school. Dito po, ipinanganak ko po sila sa gawain ito. Napakabait po ng mahal na Panginoon. Ganyan din po ang aking beloved husband. Lahat po kami nakakilala sa mahal na Panginoon. 35 years na po kaming naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dito kami binago ng mahal na Panginoon. At dito po sa gawain ito, marami pong himala ang ginawa sa amin ng mahal na Panginoon. Dito po yung aking beloved husband nung time na yun na talagang kasama ko po pa siya. Siya po ay isang crane operator. Ang napaka mabigat po ang trabaho niya kasi yun ay heavy equipment po yung hawak niya. Nung time na nagbubuhat po yung ano niya ng bakal, apat na pirasong napakabigat. Alam niyo po, naputol po yung kable. Yung isang piraso bumulusok po sa loob ng crane na inooperate niya. Alam niyo po, kung wala po talaga ang mahal na Panginoon, nung time na yun, patay po talaga siya dahil napakabigat po talaga ng bakal. At yung tatlong yan, yung pagbagsak sa sahig, patay po na sabay po ang pagkawalang ng kuryente. Pero dito po sa pamamagitan ng gawaing ito, sa pangunat panalangin ng ala pastor, lahat tayo pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Iniligtas po siya ng mahal na Panginoon. At hindi lang po yan, dito rin po nagliligtas ang mahal na Panginoon. Nakaranas din po ako ng isang hold up. Nakasakay po ako sa isang jeep, yung Project 6. Hindi ko po alam na meron pong kasamang hold upper. Nakita ko po kasi siyang may barrel. E doon po siya nakaupo sa likod ng driver. Nung bigla pong may nagsasabi, sabi, hold up to, wala pong mag-iingay. Alam niyo po sa nervous ko, hindi ko po alam kung nararamdaman ko ang presensya ng mahal na Panginoon kasi nanginginig po ang buo kong katawan. Pero noong time na yun, naalala ko po ang sinabi ng mahal na pastor na sa oras ng kagipitan, huwag kakalimutan ang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Alam niyo po, sumigaw ako ng tatlong beses. Ang sabi sa akin ng hold upper, huwag kang maingay, hindi ka kasali, purihin po ang mahal na Panginoon. Talagang napakabait po ng mahal na Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan, Lord to God po. At pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon. Naalala ko po yung aking anak na pangalawa na ngayon po ay 34 years old na po. Alam niyo po, nagkaroon po siya ng sakit na dengue. Siyam na araw na po siyang nilalagnat, hindi po bumababa. Ayaw na rin niyang pong kumain. Tapos ang sabi ko po sa kanya, anak, ano po ang gagawin ko bilang isang magulang? Minsan napakasakit po na magkaroon minsan ng mga anak natin ang mga karamdaman. Pero alam niyo po, ang sabi ko, mahal na Panginoon, naglilingkod po kami sa iyo. Ikaw ay buhay, mahal na Panginoon. Yes, lahat ng karamdaman, kaya mong pagalimin. Alam niyo po, yung anak ko masakit ang tiyan niya kung ano-ano na mga pinagsasabi. Pero ang sabi niya po sa akin, Ma, alam niyo po, dalhin niyo po ako sa gawain. Pero alam niyo po, nung dinala ko sa gawain, nagpalihans po kami. Pagdating namin sa bahay, kumuhingi na po siya ng pagkain. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. At hindi lang po yan, kahit dumating ako sa trials na talagang dahil sa mahal na Panginoon, kinaya ko. Kinuha ng mahal na Panginoon yung beloved husband ko. Pero alam ko, dahil sa comfort ng mahal na Panginoon, nakakayanan ko.
Ikadalawang buwan na po siyang wala sa amin. Purihin po ang mahal na Panginoon at ako'y nagpapasalamat sa beloved children, sa mga financial na itinulong niya sa amin. Ganun din po ang mga kapatiran. Purihin po ang mahal na Panginoon at hindi naman po kami nahirapan na ipalibing namin ng maayos na pinagpala kami sa lahat ng mga financial na aming mapangangailangan. Hindi po kami pinahirapan ng mahal na Panginoon at ganun din po nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil yung unti-unti yung mga iniwan ng beloved husband ko kasi siya naman po ay meron mga sa SS, pinagpala ko dahil unti-unti ko na rin pong nakukuha. Purihin po ang mahal na Panginoon at hindi lang po yan. Maraming salamat sa mga pagpapalang financial, material, at higit po sa lahat ang spiritual naming pamumuhay. At hanggang dito na lang po, ang lahat ng ito ay pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, there is Jesus. Hallelujah.